Hi guys, good evening. Today is September 9, 2020, at nakuha ko na yung order ko guys sa Drug Central, mga FDA requirements guys para sa pharmacy namin soon. Kaya tara, i-open na natin. Ito. Ayan, no? Okay. Charan. Consistency. Naka-bubble pack siya, guys. Look. Nice. At, ito yung receipt. Let's check natin, guys. Let's check if walang lacking or dumating ba lahat na in-order ko. Thermometer kasi ito guys. So where's the dito? Ang hirap. Sarot. First is yung I think the thermohygro temperature thermometer. Okay, open up this. Wait. Hirap kasi ito, walang scissors. I think ito yung ano guys, yung thermo, digital thermo hygrometer with certification na ito guys, calibrated na siya. So ready to use the potion. Wait. Kasi guys, sinisigurado nila guys, kasi ano ito guys, pwede ito mabasag sa pag-transport pag hindi ito ito guys, something like this, ano to siya guys, digital thermohygrometer. Buksan natin. Ito. Yung calibration certificate niya. This one. So, calibration certificate. Plus, ito yung thermometer. Yung may pin siya guys para sa room. Sandali, open natin. Ito guys. Like this. Ito yung pin. Ito yung pin ipasok sa RAS for the biologics like insulin, anti-rabies, anti-tetanus, and ganun lang guys. Insulin, anti-rabies, anti-tetanus. Tapos ito. Like that. Na-display dito guys yung room
room temperature and the humidity, and sa baba maybe the temperature of the ref. Kasi dapat kasi guys, yung mga insulin ay between 2 to 8 degrees Celsius ang temperature guys. Kaya need na i-monitor guys. Ito yung ipasok sa loob. At ito ay ikabit sa wall para sa temperature sa ref. Ito. At ang temperature sa working area. And calibration certificate. This one. Dapat kasi guys, calibrated. Yung thermometer na ginagamit nyo sa pharmacy. Okay. I-check natin. Digital thermo hygrometer certification number. Check. Oh, ano ba itong bulletin na ito? Hindi na. Philippine Pharmacization, Philippine Practice Standards for Pharmacies 2015 Guide. Para siyang ano guys, parang guide, Philippine Practice Standards for Pharmacies. Philippine PPSP. Okay, check. Tag 200 pesos to guys. This one. 200 pesos. At yung thermometer pala guys is generic dispensing flow chart. This is 180. Then next is FDA mga ano ito Department of Health isa mga tarponin na pieces generic tarp at ito a health information to guys 3 sets. Lagay ito sa ano guys, sa customer area, mga health information, something like that. Yung 3 sets na 2 guys is 500, ano na ka lang, 500 2 guys, 3 sets. Next is ito. Antibiotic generic prescription, something like that. That is a prescription. This one. Was something sa antibiotic ng mga tarp guys. Order din ako kasi very useful po ito sa pharmacy. Places. Generic tarp. Next is Regina. Okay. One, two, three.
ito po yung GMAP or MDRP set, 3 pieces. GMAP guys, meaning government mediated access price. Dito na paano yung maximum, maximum drug retail price dito, mga MDRP government mediated access price. Next is generic menu card. Okay. So ano na lang guys, maglalagay na lang ako dito ng mga prices kasi andito na yung mga generic and brand ng mga drugs. Generics menu card. Generics menu card check. This is the prescription book. Ito guys, prescription book. Same prescription book guys. Dito guys, ikakopy lahat ng mga prescriptions ng patients. Ilan yung na-fill, ilan yung natira. This one is like this. Meron pala para hindi siya masyadong makapit. Name of prescription, name of prescription. So this one is 400 to guys. So ano ba yung ito? Nabili ko to for 400 pesos. Check. Those Filipino guys, because price. Ito guys, yung pala siya, new format, iba to sa sa past employment ko, hindi ganito yung format ng prescription book nila guys. This one. So i-check natin dito sa in-order ko. Kung nakasigma ba sila. I have the temperature. Digital thermo hygrometer with calibration. Prescription book. Generic menu card. GMAP. Generic card. Generic dispensing flow chart. Standard for pharmacies, graduated cylinder, community pharmacy, the ultimate guide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so that's it for today, guys. And sana maybe next month, maka-open na kami ng pharmacy namin. Ano na lang kasi yung kulang, guys, yung LTO namin. License to operate a drugstore. Kasi pag wala yun guys, hindi ka pwedeng makapag-purchase ng medicines sa mga ahente guys. At hindi ka pwedeng magbukas ng pharmacy pag wala kang license to operate a drugstore. Kaya yun, tapos sa ngayon ay tinatrabaho pa yung pwesto guys.
Tinatrabaho ko yung pwesto tapos tawti yun, hinintay pa namin kasi hindi pa rin natapos. Ayun, thank you for watching. At ito na yun guys, na community pharmacy, the ultimate guide. Ito yung guide. And Philippine practice standards pharmacist. Ganito guys, parang guide siya guys. Then the generic menu card like this, and the thermometer, the tarps, graduated cylinder, and the prescription book.